الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bilang pagpapatuloy sa ating talakayin kaugnay sa batas ng mga bata, ngayon ay dadako na tayo sa ika-28 na bahagi ng pagbabasa sa libro tungkol sa mga batas ng mga bata. At pinamagatan ng author ng libro at sabi niya, Babu ma jaa fi istilhaqi waladi zina wa tawrithihi. Ang pagpapabilang sa angkan sa o pag ang pagpapabilang sa angkan ng anak sa pakikiapid at ang pagbibigay ng mana sa kanya. So ano bang tinutukoy natin dito? Yung bata ay galing sa pakikiapid, galing sa pangangalo niya, galing sa kasalanan na nagawa ng kanyang ama. Ngayon itong kanyang ama ay sasabihin niya na ang batang yan ay anak niya bago siya mamatay, o kaya ay wala siyang nabanggit na ang bata na ipinagbuntis o ang bata na sinasabi niyang anak niya ay hindi niya ito nabanggit na kanyang anak. Pero galing sa pakikiapid, galing sa kasalanan yung bata. So, babasahin natin yung hadith na naisalaysay ni Abu Dawud, rahimahullah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada anna kulla mustalhiqin istulhiqa ba'da abihi alladhi yud'a lahu idda'ahu warathatuhu faqad anna kulla man kana min amatin yamlikuha yawma asabaha faqad lahiqa biman istulhiqa. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinag-utos niya bago ko basahin yung hadith, noon bago pa dumating ang Islam, may bahay aliwan. Ika nga may lugar kung saan ibinibinta yung mga babae, ika nga yung mga prostitution bago pa dumating ang Islam, yung mga amo nila na nag-aalipin sa mga babae na yun, inilalagay sila sa isang lugar. So kahit sinong lalaki pwedeng pumunta doon at magbabayad lamang. Kahit sinong lalaki ay pupunta doon at magbabayad. Kasama na rin sa gumagalaw doon sa babae ang kanyang amo. Ito bago dumating ang Islam. So minsan may mga pagkakataon na yung babae na ibinibinta ng kanyang amo ay nabubuntis. May pagkakataon na yung babae, sa dami ba naman ang gumagalaw sa kanya? So yung iba maaring noon wala, hindi pa naman uso ang kondom. O sabihin natin na hindi uso ang withdrawal, yung inilalabas ng lalaki ang kanyang similya. So yung babae na bubuntis, so anong nangyayari noon? Kapag kayong babaeng nabuntis na yan, ay nabalitaan nung gumalaw sa kanya, nabuntis yung babae, pupuntahan niya yung babae at sasabihin niya na anak ko yan. Samantala, yung babae, binayaran yon. So, ang sasabihin naman ng amo, sabi niya, hindi, anak ko yan, kasi pag-aari ko ang babae na yan. Kasi, siyempre, pag-aari niya, ipinapagalaw niya sa iba, pinagkakapirahan niya yung babae. So, ang sabi ng amo, sabi niya, yung nag-aalipin sa babae, sabi niya, yung pinagbubuntis niya, sa akin yan. So, sabi nung nagbayad, akin yan kasi, kasi binayaran ko yan, ginalaw ko yan. So ngayon may pagtatalo ang amo at ang nagbayad. So ano ba ang batas ng Islam dito? Paano kung namatay ang isa sa kanila? Paano kung namatay ang isa sa kanila? Kanino siya magmamana? Doon sa amo? O doon sa gumalaw sa kanya na nagbayad lamang? So ganito noong time na hindi pa dumating ang Islam. Kaya nung dumating ang Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tukrihu fatayatikum alal biga. Huwag niyong pilitin ang mga babae ninyo, ang mga alipin ninyo sa pangangalo niya, sa pagbibinta ng laman. Huwag niyo silang pilitin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito,
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, qada anna kulla mustalhaqin istulhaqa ba'da abihi alladhi yud'a lahu idda'ahu warathatu. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ipinag-utos niya sa sino man, ang ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa sino man na sinabi niya na yung bata na yan ay akin. Oh, so sabi niya ang bata na yan ay pag-aari ko, ha? So yung halimbawa, bigyan natin ng example, yung pinaka meaning ng hadith na ito, halimbawa may isang lalaki na malapit nang mamatay. So nabuntis yung kanyang alipin na babae, yung alipin niya, yung inaalipin niyang babae kasi pwede niyang galawin yung kahit walang mangyaring kasal. Pero ginagawa kasi niya, ginagawa kasi ng mga amo nila noon, ibinibinta sila sa bahay aliwan. Eh kaso nabubuntis ng ibang lalaki. So ang pangyayari dito, bago mamatay yung lalaki, sasabihin niya na yung bata na yan ay akin. Pero may ibang lalaki na magka-claim na sabi niya, hindi sa'yo ang bata na yan, akin ang bata na yan, sabi niya, kasi ako ang gumalaw sa kanya at ako ang nagbayad. So sabi naman ng amo, oo, ikaw nagbayad, pero alipin ko yan at ginagalaw ko rin. Ganun katindi yung mga kaugalian noong bago pa dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam at bago pa siya maging ganap na sugo at propeta. So, ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ganun, kapag ganito ang situation, so ang tunay na nagmamay-ari ng anak sa pakikiapid, kasi siyempre, bawat isa nagkiklim eh. So, ibig sabihin yung bata galing sa pakikiapid kasi yung nanay niya ay binibinta eh. So, ang bata ay ipapangalan sa kanyang ama. Ang bata ay ipapangalan sa kanyang ama o sa kanyang amo. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi sa hadith, al-waladu lil-firash. Natalaki natin yung nakaraan na kapag nagtalo ang dalawa, ibalik lang natin na para mas maunawaan nyo. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, may nag-asawa. Nag-asawa yung lalaki nung kinasal sila, nabuntis yung babae. Nung mabuntis yung babae, may dumating na lalaki na sabi niya, girlfriend niya yung babae. So, may pagtatalo. Tama. Sabi nung asawa, sabi niya, anong girlfriend mo yan? Sabi niya, i-asawa ko yan. Sabi nung lalaki, hindi. Yung babae na yan, shoota ko yan noon. Kaya nagalaw ko yan. May nangyari sa amin. Kaya yung pinagbubuntis niya, pag-aari ko yan. So sabi naman ng asawa, anong pag-aari mo? Kinasal kami ng babae na yan. Kaya yung pinagbubuntis niya, anak ko yan. So pag parang ganun lang yun, yung situation na to. So kanino yung anak? Kanino yung anak? Sa boyfriend? Ha? Na pinagbabawal ng Islam? O sa kanyang, sa asawa ng kanyang ina? So kung yung bata ay nabuo, at walang duda mula nung kinasal, ika nga, hindi kinulang yung months na mabubuo yung bata mula nung sila ikasal, ang hatol dito, yung bata ipapangalan sa asawa ng babae na dumaan sa kasal. At hindi ipapangalan sa kanyang boyfriend. Hindi ipapangalan sa kanyang boyfriend. Siya ang mas may karapatan dun sa bata kaysa boyfriend niya. Posibleng ganun na mangyari. So ganito yung nangyari noon. Kaya kapag yung amo bago namatay at sabi niya yung bata na yun anak ko, tapos may nagkiklaim na iba na anak doon niya sa pakikiapin. So dito yung bata ay ipapangalan sa pamilya, ipapangalan, kukunin niya ang apelido ng kanyang ama bago namatay. Basta nagclaim yung tatay na anak niya. Pero kung yung mana ay tapos na yung mana, nahati na yung mana, then sabi ng mga kamag-anak na yung bata ay anak ng tatay namin. Sa anak ng tatay namin, kahit na may nagka-claim na anak sa pakikiapin. Kung nahati na yung kayamanan, tapos nang hatiin, yung bata hindi magmamana. Ha? Hindi magmamana ang bata. فَقَدْ لَهِقَ بِمَنْ اِسْتُلْهِقَ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَثِ شَيْءٍ. Kapag nahati na ang mana, bago pa mag-claim ang mga anak ng tatay, sabi nila, yung bata na yan, kapatid namin yan, kasi anak ng tatay namin. Pero nahati na yung mana, so hindi na magmamana yung bata, bakit? Tapos na hatiin. Ha? وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ. Pero kung nung mag-claim yung mga kamag-anak na yung bata ay kapatid nila, ha, kapatid daw nila,
kahit na may duda na yan daw ay anak sa pagkikiapid. So, bago pa nahati ang mana, so mabibigyan siya ng mana. Basta bago mahati ang mana. Kasi patay na yung tatay niya. Wala yulhaqu idha kana abuhu alladhi yud'a lahu an karahu. Pero kung bago namatay ang tatay, sabi niya, yung bata na yan, anak ko yan sa pangangalo niya. Anak ko yan sa pagkikiapid. Yung bata na yan ay nanay niya is binayaran ko lang. Hindi ko asawa. Kapag kayong tatay tinanggi niya at sinabi niya na yung bata ay hindi niya anak, kahit na magsabi pa ang mga kamag-anak, kahit magsabi pa ang kanyang mga anak pagkatapos yung mamatay na, yung batang ito kapatid namin. Pero yung tatay, bago namatay, tumanggi na. So dito, hindi magmamana at hindi papangalan sa pamilya. Yung bata, hindi niya makukuha ang apelyido ng tatay at hindi rin magmamana kahit na sabihin pa ng mga kapatid niya o anak ng tatay na bago namatay, na sabi niya kapatid namin yan. Kung ang tatay, itinanggi na niya bago siya mamatay. Maliban, kung walang pagtanggi sa tatay, namatay na walang narinig na salita, namatay na lang, tapos yung mga anak niya ay nagsabi na kapatid namin niya, dito makakamana yung bata. At ipapangalan o gagawin niyang apelido ng kanyang tatay. Bakit? Kasi yung mga kapatid niya ay sinasabi nila na kapatid daw nila yun. Wa in kana min amatin lam yamlikha aw min hurratin ahirin ahara biha fa innahu la yulhaqu bihi wala yarith. Pero kung yung bata ay galing sa pangangalo niya na hindi naman niya asawa, ha? O sa isang malayang babae na nagalaw niya sa pagkikiapit, ay hindi ipapangalan sa kanya. Ha? At hindi rin magmamana. Wa in kana alladhi yud'a lahu huwa yad'ahu fa huwa waladu zaniyatin min hurratin kana aw min ama. Basta yung tatay sinabi niya na yung bata anak niya sa pagkikiapin. Pag sinabi ng tatay bago namatay na yung bata na yan ay anak niya sa asawa niya, kasi ngadito kasi ngayon eh, kahit na hindi naman dumaan sa kasal, sabi niya asawa daw niya. Pag hindi dumaan sa kasal at sinabi nung tatay na anak ko yan sa unang girlfriend ko bago siya namatay, hindi po ipapangalan o hindi po makukuha ng bata yung apelyido ng tatay. Bakit? Kasi hindi dumaan sa kasal nung mabuntis yung bata, nung ipinagbuntis ng nanay ang bata, at hindi rin magmamana. Kaya pagka namatay ang tatay, hindi makukuha ng bata ang apelyido nung kanyang ama. Pangalawa, hindi magmamana yung bata sa kanyang tatay. Bakit? Kasi yung anak niya na yun ay anak niya sa asawa niya o sa babae na hindi dumaan sa kasal. Maliban, sabi ko nga, kung bago namatay ang tatay, walang narinig sa kanya. Hindi niya itinanggi yung bata na anak niya at hindi niya rin sinabi na yung bata ay galing sa babae na hindi dumaan sa kasal. Pag ganun nangyari po mga kapatid, pero may mga duda-duda na kumakalat na yung bata na yan ay galing sa anak niya, hindi dumaan sa kasal. Pag kayong mga kamag-anak, yung mga anak ng tatay, ay nagsabi sila na kapatid namin yan, so kukunin yun. Kukunin ang kanilang salita. Ibig sabihin, magiging kapatid nila at magiging apelido niya yung apelido ng kanilang tatay at magmamana siya sa kanilang tatay. Kung walang narinig na salita sa tatay bago namatay. Pero kung nagkaroon ng pagtatanggi bago namatay o pagsasabi na yan daw ay anak niya sa babae na hindi dumaan sa kasal, hindi niya makukuha ang apelido ng tatay at hindi rin magmamana. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.